Hello. So ang topic natin ngayon is statics of rigid bodies, which is resultant of concurrent force systems, part 2. Yes, so part 2 na ito ng topic for resultant of concurrent force systems. So kung hindi pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para at least meron na kayong idea dito sa mga isasolve nating problems. So magsasolve lang tayo ng more problems ngayon. So dito sa part 1, nakapag-discuss tayo ng concepts, tsaka nakapag-solve na rin tayo ng some problems. So hinanap natin yung resultant ng concurrent force system. Sa sinabing concurrent force system, system of forces whose line of action intersect at a common point. Parang ito. Okay, tapos pwede tayong gumamit ng graphical method, yung head-to-tail method, to find the resultant, okay, of concurrent force systems. So ito yung illustration doon. Or pwede tayong gumamit ng analytical method or yung component method. Bale, yung resultant is equal to the square root ng summation of forces along x squared plus summation of forces along y squared. And then yung theta x is just the arctangent ng absolute value ng summation of forces along y over summation of forces along x. So ito yung tatandaan natin. Okay? Tsaka yung mga sign convention na rin kung saan quadrant, kung ano yung sign kapag quadrant 1, quadrant 2, quadrant 4 ng mga x and y components. Naturo ko naman yun doon sa video ko na component ng forces. Okay, so link ko na lang sa description yung mga past video tutorial. Okay, so ngayon, magtutuloy lang tayo, solve lang tayo ng maraming problems pa para mas ma-master nyo to. So simulan natin sa pinaka-basic muna, then later on, magagamit nyo tong foundation sa mga advanced lessons natin, ha, in the future. So mag-solve lang tayo ng more problems dun sa part 1, nakasolve tayo ng hanggang problem number, ano number yon? Number 5? Okay, sige. Let's have problem number 6. So determine the resultant of the concurrent force system. Okay? So ngayon, ito yung bagong figure natin. So pareho lang din sa mga previous examples, ha. Pero ito ngayon yung ating force system. So drawing ko muna. So maganda na panood nyo muna yung mga previous video tutorials natin para makasabay kayo. Particularly yung part 1 nito. Okay, so meron tayong y-axis, x-axis. Then we have this force. Okay, 100. With slope na okay, 1 to 2. 100 pound. We have this 300 pound, tapos 30 degrees, ito naman, gala kasi makihan pa natin ito, ito ay 200 pound, 45 degree, and this one is 400 pound, 30 degrees. Ayan. So hanapin natin yung resultant nitong concurrent force systems. So concurrent sila kasi they intersect agalit dito sa point na to, which is the origin. So mag-summation of forces tayo along x. So that will be the x component ng resultant. So, simulan natin kay 100 pound. So, dito kay 100 pound, hindi tayo given ng theta x, but yung slope, okay? So, saan natin ilalagay yung, kung ito yung theta x natin, dapat nandito siya sa angle na to nung right triangle. Okay, kasi this will be parallel kay x-axis.
So by ito yung alternate, ito yung transversal, yung line of action ng force. So this will be alternate interior angles, congruent dapat. Okay. So therefore, ang gagamitin natin is, so ito yung 90 degree. Kapag x component, cosine, di ba? So summation of forces along x, yung x component, again review, kapag x component, that will be F times cosine theta x. Tapos kapag y component, F times sine theta x. So dito sa ating given, 100 pound yung magnitude, ano pala yung sine? Nasa first quadrant, so positive. Then cosine, kailangan natin ng cosine theta x, which is makukuha natin dito. So ito yung right triangle natin. Ito yung theta. So this is 2, this is 1. Bale, Pythagorean theorem, hanapin nyo yung hypotenuse. So square root ng sum of squares ng legs, 1 square plus 2 square. 1 square plus 2 square is 5. Okay. And then yung cosine, that's cosine theta x is equal to adjacent over hypotenuse. So adjacent sa theta x is 2 over the hypotenuse is square root of 5. Okay, so therefore, ito times ko to sa 2 over square root of 5. Okay, next. Dito naman kay 300 pound. Okay, kay 300 pound, yung theta niya is hindi with respect sa x-axis. Ito kasi is theta y, right? Pero, para standard, kuhain natin yung theta x niya, ang formula is 90 minus theta y. Theta y to, 30 degree, kasi with respect siya sa y-axis. Kasi 90 degree yan. So, therefore, 90 minus theta y, that will be the theta x. Ito. So, 90 minus 30, that will be 60 degree. So, 60 degree ang gagamitin natin kay 300 pound. And then, nasa second quadrant, so negative yung ating x component. So again, formula, magnitude 300, cosine 60 degree. Okay, next. Dito tayo kay 200 pound naman. So for 200 pound, ito naka with respect na sa x-axis. Okay, 45 degree. So nasa third quadrant, so negative. Yung x component, so minus magnitude 200 and then cosine 45 degree. Last, etong 400 pound. So nasa fourth quadrant. So positive yung kanyang x component plus then yung magnitude 400 cosine, yung theta niya with respect na sa x-axis. So theta x na to 30 degree. Okay, so gamit na lang tayo ng calculator. So 100 2 over square root ng 5 minus 300 cosine 60 minus 200 cosine 45 and then plus 400 cosine 30. Okay. Ito yung value ng ating summation of fx. Approximately 144.43 pounds. Ito yung parang siya na rin si rx. Next, yung summation of force along y. So, dito naman tayo sa 100 pound muna. Kapag y, di ba, sine. Ang kukuhain naman natin dito is yung sine ng theta. So, paano kapag sine? So, sine ng theta x. Bale, opposite over hypotenuse. So, anong opposite kay theta x? 1. Okay, 1
over yung hypotenuse square root ng 5. So, sine theta x gagamitin is 1 over square root of 5. So, kapag dito sa 100 pound, ang magnitude 100, anong sine pala kapag first quadrant nasa positive y-axis? So, positive 100, then yung sine theta x is 1 over square root of 5. Okay, yun nakuha natin dito. Next, dito naman kay 300, so nasa second quadrant, anong sine ng y component niya? Positive. Okay? Positive, then magnitude 300, sine uli ng theta x 60 degree. Dito kay 200, so nasa third quadrant, so nasa negative y axis yung y component, so minus. This time minus 200, then sine theta x niya 45 degree. Then lastly, si 400 pound nasa fourth quadrant, so nasa negative y axis yung y component, so negative sine, magnitude 400, then sine ng theta x 30 degree. Gamit tayo ng calculus, so 100 times 1 over the square root ng 5 plus 300 sine 60 minus 200 sine 45 minus 400 sine 30. Okay, equals negative 36.89. Okay, so ito yung parang siya na rin si, or siya na rin actually si RY. Y component ng resultant R. Approximately, negative 36.89. Negative 36.89. So, yung pinaka-resultant natin, yung magnitude, is using Pythagorean theorem, square root ng RX squared plus RY squared. Okay, so ano yung RX natin? 144.43 square plus RY is negative 36.89 squared. Okay, so gamit tayo yung calculator. So square root ng 144.43 square plus negative 36.89 square. Okay, approximately 149.07 pound. Tapos yung theta x natin, arctangent ng absolute value ng ry over rx. So arctangent ng si ry ay negative 36.89 divided by Rx is 144.43. Okay. So, therefore, input lang natin sa calc yung naka-degree mo dapat isa. So, shift tan abs ng negative 36.89 over 144.43. Okay, so that will be, tama ba? Negative 144.40. Ay, mali, nakatangent, sorry. Shift tan, kaya palang liit. Arctan ng, naging mili yung angle, eh, no? Arctan dapat ng negative 36.89 divided by 144.43. Yan. Ayun. Approximately 14.33 degree. Okay. So ito, lagi itong with respect sa ano guys. Kaya may absolute value para laging positive acute angle makukuha natin. 14.30. So, paano siya i-represent or i-illustrate?
ano ba yung sign? Simulan nyo sa Rx. Positive, 144.43. So, nasa positive by x-axis. So, sige. Approximately, let's say, nandito. So, this is the Rx, 144.43. Tapos, si Ry, negative, 36.89. So, let's say, approximately, nandito. Ry is 36.89. Tapos yung intersection, extend, connect mo from the origin to the intersection, yan yung resultant. Okay, so ito yung R. Ang magnitude na nakuha natin ay 149.07 pound. Tapos nandito palagi yung theta x. Acute angle from the resultant and from the x-axis to the resultant. Okay? Ito siya. So theta x is 14.33. So pwede nating sabihin na yung resultant is 149.07 pound down to right. Down to right at theta x 14.33. Or in symbol, ganito. Diba ganyan? Okay. So, pwede nga rin yung i-check sa ano? I-check sa complex mode ng calculus. Check natin sa complex mode ng calculus. Ito pang check lang naman siya. So, punta kayo sa mode 2. So, lagi kapag complex mode, yung theta, yung angle natin is with respect sa positive x-axis. Kapag clockwise, counterclockwise rotation, positive angle, kapag clockwise rotation, negative angle from the positive x-axis. So, dito kay 100 pound, input 100, then angle. So, paano yung theta niya? Diba, arctan ng, ang tangent kasi is, tangent theta x is opposite over hypotenuse, adjacent. So, opposite is 1, over adjacent is 2. Therefore, kapag in-inverse tangent mo, theta x is arctan ng 1 half. Okay, positive siya. Acute, positive angle, arctan 1 half. So, input mo, arctan ng 1 half. Okay. Tapos, kapag kay 300 pound naman, so plus 300 angle ng, so yung theta niya is 60. Pero dapat with respect sa positive x-axis. So ito yung kukuhain mo, itong angle na yan. E di supplementary to, right? Straight line yan. So kung 60 ito, ilan to? 180 minus 60, 120. 120 ang ilalagay mo. Tapos dito kay 45, pwedeng clockwise or counterclockwise. Kapag clockwise, dito ka manggagaling. Di ba? Pero kapag, tapos gagamitin mo is negative angle. Pero kapag counterclockwise, dito ka manggagaling. So meron kang 180 plus 45 degree. So bale plus 200 angle. Okay, 180 plus 45 degree. Ilan 'yon? Sige, add na lang natin 180 plus 45. 'Di ba? Then yung last is ito si 400 pound and the two, tama, 400 pound. So 400 then angle. So nasa fourth quadrant kasi siya, gamitin na lang natin negative. Kasi clockwise rotation,
negative 30. Okay, negative 30. Yan. So, press equal. So, dapat yung x component, ang makukuha natin, yung imaginary part, same siya, 144.43 ba? Si Rx, ayun, tama, 144.43. Tapos yung imaginary part, siya yung y component, negative 36.89 ba? Ayun, tama, negative 36.89. Tapos para makuha mo yung pinaka-R tsaka yung theta, convert mo to polar. So shift complex to 3, R angle theta. So, ito yung pinaka-magnitude ng resultant. Yung 149.07, tama ba? Okay, 149.07. Then, angle, negative 14.33. So, tama. Kasi nga, ang principal argument ng complex number is negative 180 inclusive less than theta less than 180. So, kaya ang binigay niya is negative 14.33. So, ibig sabihin, same dito sa nakuha natin. Negative kasi from positive, x-axis yung angle to the resultant, rotation is clockwise. Kaya negative 14.33. So, pang-check lang to yung complex mode ng calculus kung tama. Okay. Pag magbo-board exam, o kahit mag, ano na lang kayo, complex mode kapag ang tanong lang is resultant ng concurrent force system. Diba? Andali. Okay, next. Problem number 7. For problem number 7, sige, ganun pa rin. Determine the resultant of the concurrent force systems. Drawing muna natin. Ito, puro mga ano to. Puro mga slope. Okay, 4, 3. Not drawn into scale na lang, ha. Tapos, etong next 4, third quadrant, 224. 2, 1, 224. Tapos ito, 390. Okay, yan. Tatlo lang yung forces. So, puro mga slope, di ba? So, simulan natin kay 300 pounds. So, summation of forces along x is equal to what?
So, yung magnitude, again, cosine, kapag x component. So, magnitude, so positive, kasi nasa first quadrant. Positive 300, paano yung cosine nito? So, saan natin ilalagay yung theta? So, ito yung theta niya, theta x niya. So, dapat nandito. Okay? Diba? Kasi parallel to, parallel, tapos transversal, corresponding angle theorem, dapat equal yan. So, hanapin natin si cosine theta x. Kuhain niyo muna tong tawag dito. Sige, i-isolate natin yung right triangle. Bale, actually, ano to? Pythagorean triple, di ba? Square root ng 4 square plus 3 square, square root ng 25, or 5. Sikat yan, di ba? 3, 4, 5 sides ng right triangle. So, ang kailangan natin si cosine. So, ito si theta x. Cosine ng theta x niya ay adjacent over hypotenuse. Adjacent is 4, over hypotenuse is 5. Okay, so 4/5 ang ilalagay natin. So, 300 times 4/5. Next, dito naman kay 224 pound. So, saan naman natin ilalagay yung theta? Okay, so parallel to, ito dapat yung theta, right? Theta x niya. So, parallel, ito dapat si theta. Nandito dapat si theta. Okay? Alternate interior angle theorem naman. So, rewrite natin dito, isolate. So, this is 2, this is 1. So, ano yung hypotenuse? Hypotenuse is square root ng 1 square plus 2 square, square root ng 5. Yan, hindi eksakto. Okay, so bale, cosine din ang kukuhain natin sa kanya. Cosine theta x is adjacent 1, ito si theta x, 1 over the square root ng 5 hypotenuse. Okay, so bale na saan tayo? Third quadrant. So negative yung kanyang sine, x component, magnitude 224. Then yung cosine theta x niya is 1 over square root ng 5. Okay, next. Yung 390 pound. Okay, saan naman natin kukuhain? So again, parallel to, kung ito si theta x niya, alternate interior angle, dapat nandito si theta x. Okay? So ang isolate natin yung right triangle. So, 12/5 theta x. Hanapin muna natin yung kanyang hypotenuse. Diba, square root ng 12 square plus 5 square. So, ilan yan? Square root, naging malaki, 12 square plus 5 square. Ah, sakto pala. Oo nga. Sakto pala yan, Pythagorean triple. 5, 12, 13. Okay, square root ng 13 eksakto. So, ang kailangan natin is cosine theta x niya. So, this is the adjacent 5 over the hypotenuse 13. So, nasa fourth quadrant, anong sine ng x component? Positive. Okay, positive. Magnitude 390, then cosine ng theta x niya is 5 over 13. Yan. So, input nyo na lang yan sa calc u. Balik tayo sa mode 1. Sige, naka-complex tayo. 300 times 4/5 minus 224 times 1 over square root ng 5
plus 390 times 5 over 13. Okay, ilan yan? 289.82. Approximately, summation of fx, 289.82 pound. Okay? Next, summation of forces sa y. So, dito naman, kay 300 pound, positive yung y component nasa first quadrant eh. So, positive, magnitude 300. Then, kapag y component, sine naman ang kukuhain. So, dito sa right triangle niya, ano yung sine ng theta x? Ano naman yung sine? Opposite over hypotenuse. So, opposite kay theta 3 over hypotenuse, same 5. So, 3/5. So, times ko to ng 3/5. Next, yung kay 224, nasa second quadrant, so yung y component is negative. So, minus 224, then sine uli netong reference right triangle sa slope, sine theta x. Opposite over hypotenuse, 2 over square root of 5. Okay? So, times 2 over square root of 5. Next, yung kay 390, nasa fourth quadrant, negative yung y component. So, minus magnitude 390. Okay? 390. And then, sine theta x, opposite over hypotenuse, 12 over 13. Okay, so 12 over 13. So, gagamit kayo ng calcu. So, 300 times 3/5 minus 224 to square root ng 5 over square root ng 5 minus 390 12 over 13. Okay, ilan yan? Negative 380.35. Approximately, negative 380.35 pound. So, diba ito na rin si ano? Si Rx. Okay, ito na rin si Ry. So, pinaka-magnitude ngayon ng resultant R is the square root ng Rx squared plus Ry squared. So, square root ng, ano si Rx? 289.82 squared plus Ry is negative 380.35 square. Okay, sige. So, input natin sa calcu, square root ng 289.82 square plus negative 380.35 square equals, okay, 478.19. Approximately, 478.19. Tapos yung theta x niya, arctangent ng absolute value no ry over rx. So, arctangent ng ry ay ito, negative 380.35 divided by rx 289.82. So, shift tan abs ng fraction, negative 380.35 divided by 289.82. Ay, mali. Close parenthesis. Okay, approximately
52.69 degree. Yun. 52.69 degree. So, paano natin yan ilolocate? Drawing natin. Y, X axis. So, simulan natin kay Rx. Ang sine ni Rx ay positive 289.82. So, nasa positive X axis. Approximately, let's say, nandito. Si Rx is 289.82 pound. Si Ry, negative. So, nasa negative X axis. So, extend natin ng onte. So, let's say nandito. Okay, so this is the Ry, negative 380. Negative 380.35. Tapos, kuhin yung intersection. Okay, tapos connect from the origin to this point of intersection. Ito yung resultant. R is approximately 478.19. Tapos yung theta x lagi with respect sa x-axis, positive or negative x-axis. So since nasa fourth quadrant with respect sa positive x-axis, in between sa x-axis saka yung resultant, yan lagi yung theta x. Acute positive angle, 52.69 degrees. So, sasabihin natin na yung resultant is 478.19 pound. Ano siya? Down to right. Ulit. Down to right. At theta x, 52.69. Sige, i-check natin sa calculator. So, mode 2. Mode 2 ulit tayo. So, simulan natin kay 300 pound. So, 300 angle. O, paano yung theta niya? So, arc tangent, di ba? Tangent ng theta x. Opposite over hypotenuse. Opposite is 3. Adjacent is 4. So, theta x niya is arctangent ng 3/4. So, nasa first quadrant. So, yun na agad yun. Diba? Wala ka nang i-add. So, arctangent ng 3/4. Positive. Kasi clockwise rotation. Counterclockwise rotation pala. Next, plus, dito naman kay 224. So, 224, ano yung angle na ilalagay? So, depende sa'yo, gusto mo, counterclockwise pa ganyan. Bale, mag-a-add ka ng 180 kay theta x. So, 180 plus, etong theta x, makocompute natin using arctangent ulit. So, tangent, dito. Tangent ng theta x is opposite to over hypotenuse over adjacent 1 or 2 na lang. Theta x is arctangent ng 2. Ito pa lang 'yon, yung theta x na 'yan. Kaya inadad ko ng 180 para with respect sa positive x axis. Bale 180 plus theta x na arctan of 2. Plus arctan ng 2. Okay, next. So, dito naman, eto, mag-negative na lang tayo dito. Kuhain nyo yung theta x arctan ng, tan theta x muna, ng opposite. Eto si theta x, opposite is 12, over adjacent is 5, therefore, theta x is arctangent ng 12 over 5. Pero, nasa fourth quadrant, ang rotation is negative.
ang rotation is clockwise, kaya negative. So, lalagyan nyo, sige, plus, yung magnitude muna, 390, angle, negative. Yan, negative, arctangent ng 12 over 5. 12 over 5. Kaya siya negative again kasi yung rotation from the x-axis is clockwise. Yan, try natin kung tama. So, tama ba yung x component? Yung x component, siya yung real part. Okay, approximately 289.82. Correct. Tapos yung imaginary part, siya yung y component, ry, negative 380.35. So, tama. Tapos para mahanap yung pinaka-resultant, i-polar form natin, kasi naka-rectangular form yan. Shift 2, 3. So, ito yung magnitude, 478, tama ba yan? 478.19. Then, yung theta, negative 52.69. So, again, negative kasi nasa fourth quadrant. Ang sine convention kapag clockwise rotation from the x-axis, negative talaga yung ilalagay na argument ni Calyu. Pero same, 52.69 degree. Okay, yung theta na nakuha. Ito yung sagot. So, tama yung sagot natin. Na-check natin using calculator techniques. Next. Problem number 7. 7 to. Sige, problem number 8. Sige, masterin pa natin. Determine the resultant of concurrent force system. So, ito naman yung ano, figure. Sige, puro mga slope lang din uli para ma-practice kayo sa slopes. Y-axis, x-axis. So, sa quadrant 1, meron tayong 600. Tapos sa quadrant 2, £448. Tapos sa quadrant 3, 260 pound fourth quadrant. Okay, so concurrent force system, puro mga slope yung given. Okay. Ito yung point of intersection origin. So summation of forces along x is
simulan natin kay 600 pound. So, kung ito yung theta x natin palagi with respect sa x-axis, saan natin ilalagay yung theta x? Dito sa triangle. Dito. Okay, kasi parallel, ito yung transversal, corresponding angle theorem, dapat congruent sila. So, isolate natin yung right triangle. Pero ano to eh, perfect, ano yan, Pythagorean triple, di ba? Yung hypotenuse niya is automatic 5, 3, 4, 5. So, kukuhain natin si cosine theta. Kasi nasa x component tayo, cosine yung kailangan natin. So, ito si theta x. So, adjacent over hypotenuse. Adjacent kay theta x is 4 over hypotenuse 5. So, positive, nasa first quadrant. Magnitude 600. Cosine theta x is 4 fifths. Next, dito naman kay 448 pound. So, nasa second quadrant. Okay. So, ano yung magiging sign niya ngayon? Negative. Negative, kasi negative yung x component. Magnitude, 448 cosine. So, saan natin ilalagay yung theta natin dyan? So, ito si theta x niya. Okay, parallel yan. Dito dapat. Okay. Ano naman yan? So, same dito na corresponding angle theorem. So, ngayon, hanapin natin yung hypotenuse. Bale, rewrite ko dito, isolate natin yung right triangle. So, 2, 1. Hypotenuse, square root ng 2 square plus 1 square, square root ng 5. Okay, ito si theta x, ha. So, hanapin natin si cosine ng theta x. Adjacent, 1 over hypotenuse, square root ng 5. So, lalagyan natin ng cosine theta x na 1 over square root of 5. Tapos, dito kay 260 pound. So, kung dito natin ilalagay si theta x, saan sa right triangle? Dito naman. Okay? Kasi parallel to, transversal, alternate interior angle theorem, equal dapat yan. So, meron tayong 260 sa third quadrant. Anong sign? Negative. Negative 260. Kuhain natin yung cosine, isolate yung right triangle. Ito si theta x. So, bale, 12, 5. Alam na natin to kanina, di ba? 13 yung hypotenuse. Pythagorean triple. 5, 12, 13. So, kukuhain ko si cosine theta x dyan. Adjacent, 12 over hypotenuse, 13. So, 12 over 13. Next, dito kay 361. So, anong sign? Kapag x component, positive, nasa fourth quadrant eh. Positive magnitude, 361. So, saan nilalagay? Kung ito si theta x, dito. Kasi, parallel, transversal, alternate interior angle congruent. So, isolate natin. So, 2, 3, theta x. So, ano yung hypotenuse neto? Square root ng sum of squares, 2 square plus 3 square. 2 square 4 plus 3 square 9, 9 plus 4, 13. Hindi sakto. Square root ng 13. So, hanapin nyo yung cosine theta x niya. Adjacent is 3 over hypotenuse, square root of 13. Okay, so yan yung imamultiply natin kay 361. 3 over square root ng 13. So, gamit tayo ng calculator.
Mode 1 ulit tayo. 600 times 4 fifths minus 448 times 1 over the square root ng 5 minus 260 times 12 over 13 then plus 361 times 3 over square root ng 13. Okay. Approximately 340.02. Summation of fx, or ito na rin yung rx, right? Approximately 340.02. Okay, 340.02 pa. Next, summation nung y. So, kay 600 pound, nasa first quadrant, positive yung y component. So, positive 600. Kapag y component, sine naman. So, kukuhain ko naman yung sine ng theta x dito sa reference right triangle. Opposite over hypotenuse, 3/5, right? So, times natin to sa 3/5. Next, dito kay 448, nasa second quadrant, positive si y component, so plus magnitude 448 times yung sine theta x niya. Kuhain natin, sine theta x dito sa right triangle, opposite 2 over hypotenuse is square root of 5. 2 over square root of 5. So, times natin to sa 2 over square root of 5. Next, dito sa 260 pound, third quadrant, so negative yung y component, minus 260, then sine ng theta x niya, so sine ng theta x, refer tayo dito sa right triangle, opposite is 5 over hypotenuse is 13. So, 5 over 13. So, times natin to sa 5 over 13. Then last, dito kaya 361. So, nasa fourth quadrant. Negative yung y component. So, minus magnitude 361. Then sine ng theta x niya. Ito yung right triangle, opposite over hypotenuse, 2 over square root of 13. So, times natin itong 361 sa 2 over square root of 13. Sige, gamit tayo ng calculator. 600 times 3/5 plus 448 times 2 over the square root ng 5 minus 260 times 5 over 13 then minus 361 times 2 over square root ng 13. Okay, 460.46. O, parehong positive ngayon ah. So, summation of Fy, or this is also the Ry, our component ng resultant R, approximately 460.46. So, ang pinaka-magnitude ng resultant R, Pythagorean theorem, square root ng Rx squared plus Ry squared. So, square root, ano si Rx? 340.02 square plus Ry square, Ry is 460.46 squared. So, square root ng 340.02 squared plus 460.46 squared. Okay, approximately 500
572.4 pa. Yan. Tapos yung theta x is arc tangent ng absolute value ng ry over rx. So arc tangent ng si ry 460.46 divided by rx is 340.02. So arctan ng absolute value ng 460.46 divided by 340.02. So ano yung theta? Okay, 53.56. Degree. So, paano natin yan i-represent or i-drawing? So, si RY, si RX muna, si RX positive 340.02. Okay, RX 340.02 pound. Tapos si RY positive 460.46. Sige, extend ko to. RY is 460.46. Tapos get the intersection, connect from the origin to the point of intersection. Okay, eto na yung R. R is magnitude 572.4. 572.4. Tapos palagi yung, mali. But nasa fourth quadrant. Positive nga na. Nasanay tayo sa fourth quadrant kanina. Positive si RY nasa angst. Nandito siya sa positive y-axis. Ito dapat yung in-extend natin. Okay. So, let's say nandito. Puro kasi tayo, puro tayo fourth quadrant kanina. So, RY positive 460.46 pound. So, dito kayong kukuha ng dito tayo kukuha ng intersection. Okay, dito, connect from the origin to the point of intersection. So, ito si R. R is, ilan? 572.4. Tapos si theta palagi with respect sa x-axis, positive, depende kung positive or negative. So, dahil nasa quadrant 1, with respect sa positive x-axis to the resultant, theta x, approximately 53.56 degree. So, sasabihin natin yung R is 572.4 pound up to right. Up to right at theta x 53.56 degree. Sige, check natin sa calcu. Complex mode natin. Mode 2.
So, sa 600 pound magnitude, 600, then angle, so yung theta x neto, tangent theta x is opposite over over adjacent 3/4. So, theta x is arctangent ng 3/4. So, nasa first quadrant, rotation is counterclockwise, so positive. Kaya, arctan, positive arctan ng 3/4. Yan. Next, dito kay 448 angle. Okay, so ito yung gusto natin, yung angle from the positive x-axis, okay, to the force. Bale, ang gagawin natin, pag nakuha natin tong theta x na to, 180 minus theta x, kasi supplementary, right? So, ang gagawin ko, input ko, 180 minus yung theta x. Paano ko ayon si theta x? Tangent theta x niya is opposite over over adjacent 2 over 1 or 2. Therefore, theta x is arctan ng 2. So, 180 minus arctan ng 2. Okay, kasi nga, with respect dapat lagi sa positive x-axis. Next, dito naman kay 260. Okay, plus 260 angle ng... So, kung ito si theta x, so, from the positive x-axis, mag-a-add ka ng 180. Diba? So, 180 plus yung value ng theta x niya, kasi tangent theta x is, ito yung right triangle, diba? Opposite over adjacent 5/12. So, theta x is arctan ng 5/12. Okay, plus arctan ng 5/12. Tapos last, ito, si 361 plus 361 angle. So, nasa fourth quadrant. So, gamitin ko na lang yung negative angle theta x. So, minus or negative arctan ng... Sige, kuha natin yung theta x na yan. Kasi tangent theta x is opposite 2 over adjacent 3, 2/3. So, theta x is arctan ng 2/3. So, negative ng arctan ng 2/3. May negative kasi ang rotation natin is clockwise from the positive x-axis. Try natin kung magtatali tayo. So, tama ba? So, yung real part, yan yung x component Rx 340.02. Tama. Tapos, yung imaginary part, yan yung y component, ry, 460.46. Tama ba? Yes, tama. Tapos, para ma-convert into polar, para mahanap yung theta x saka yung resultant r, convert to polar, shift complex to 3. Ayan. So, yung pinaka-magnitude natin nung resultant, 572.39. Or approximately 572.4. Tapos yung angle is 53, tama, 0.56, positive 53.5. Sabi, nasa quadrant 1. Okay, gets? Ayan. Anong problem na tayo? Problem 8. Sige, problem number, or tuloy na lang kaya natin, mag part 3 na lang tayo. Nakakaano na tayo eh, 1 hour and 5 minutes.
ilan pa bang problem sa solve natin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 problems pa. O sige. Mag part 3 na lang tayo. Magsosolve pa ako ng 5 problems. So ngayon nakasolve tayo ng ilan? Simula tayo sa 6. Tama ba? Sa 6. 6, 7, 8, 3. Tatlo. Sige, mag-ano na lang tayo. Mag-part 3 na lang tayo. Magsasolve pa ako ng more problems. So, abangan nyo yung part 3 nitong video tutorial for same topic pa rin, resultant of concurrent for systems. So, follow lang kayo sa akin para ma-notify pag meron tayong upcoming video tutorials, and mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay, sige, po-post natin to sa ating channel. Abangan nyo lang. Lilink ko sa description yung mga past video tutorials, pati yung pinaka-playlist na rin ng statics para mapanood nyo lahat ng mga i-discuss kong topic sa statics of rigid bodies from first topic hanggang sa last topic. Para meron na kayong reference video tutorials playlist sa whole course for the SEM sa statics of rigid bodies. Okay, so good luck sa inyong subject dito sa statics of rigid bodies. So, kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti. Mag-practice lang talaga mag-solve ng maraming problems para ma-master. Yung ginagawa natin, ine-expose ko lang kayo sa maraming problems para ma-master nyo talaga. Okay. Sige. So, sa next na lang, next time na lang natin ituloy. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.